guys! Kamusta, kamusta, kamusta kayong lahat dyan? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Now, hello! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. Maayong gabi sa inyong tanan! Alright, so in this video guys, I'm very excited kasi mag-unbox at magre-review tayo nitong panibagong smartphone na naman ni Realme. This is their C series na naman. So, in this video, we are going to unbox and review the Realme C25. Ayan, so alam kong karamihan sa inyo naghihintay din about sa testing ko nito, sa aking full review at kung ano masabi ko dito sa bagong C series nila na C25. And I'm sorry guys if I'm a bit too late na sa pag-unbox at review nito since alam niyo naman nakatira ako sa Planet Yeko. The most important is, andito na nga siya sa aking mga kamay. And yes, this is it guys! So gusto niyo malaman ang whole performance nito sa gaming, charging, and everything, the cameras. Then, panoorin niyo tong video hanggang dulo. And in this video din, guys, i-announce ko na ang winner ng ating Cherry Mobile giveaway, yung S9 Max. Ayan. So, panoorin niyo to, guys, hanggang dulo. So, agad ipatagalin sa katekis, magsimula na tayo. Si Realme C25 at ang box niya is yellow. Ayan, kung makita niyo sa likod, nandito yung mga major specification niya, but iisahin natin yan mamaya. So now, buksan na natin itong Realme C25 box. Ayan, so as you can see there, ang laman ng box, meron tayong free clear case guide and nandito na yung unit, set aside muna natin. And another is, nandito rin ang kanilang 18-watt na wall adapter and ang kanilang USB Type-C cable. Ayan, so USB Type-C na siya. Good job. So, wala na ibang naman ng box. Let's go on directly sa unit, guys. Ayan, so here it is. Si Realme C25. Ayan, and by the way, the color that I have is the water gray. Ngayon silang dalawang available color lamang sa phone na ito. May water blue and then water gray. So, take off na natin siya sa cover niya. And, tadaan! Ayan! So, eto na yung kanyang design, guys. So, napansin ko parang almost the same lang din naman siya sa Narzo 30A. Kaso lang, yung line niya is talagang dito na, hanggang dito na sa edge talaga. So, kung makikita nyo yung likod, geometric art design pa rin po siya. May Realme na malaki brand name dito. May fingerprint scanner, may tatlong cameras, ayan, at ang placement ng camera niya is same lang din nung Realme Narzo 30. Ayan, ito na yung front face niya, guys. So, actually, there is nothing new about its design. And medyo may kabigatan yung unit, guys. Nasa 209 grams po siya. So, guys, let's go on na directly sa kanyang display. So, as we turn on, ayan, ito na yung display ni Realme C25. Well, meron pa siyang mini drop display here. And by the way, yung screen size nga pala nitong Realme C25 nila ngayon is 6.5 inches. Yung display naman nila is HD Plus pa rin, 720x1600. So, kung makita nyo, may chin pa rin siya, no? So, sa kanyang screen display naman, guys, in fairness, is kahit HD Plus siya, maganda yung display, vibrant, maganda naman yung icons, and drawer na rin siya. By the way, Realme UI 2.0 based on Android 11. So, napaka-latest ng operating system niya, guys. So, ayan, very smooth yung kanyang screen. And nandito rin yung kanyang mga features. So, meron po siyang, app lock, ayan. Meron siyang power saving mode, screencast, screen recording, and meron din siyang Realme Share and OTG support na rin siya. Now, nakita niyo na yung display. Ayan, puntahan natin na guys, diretso na tayo sa specification nito bago tayo sa performance. Si Realme C25 po is the first ever smartphone that receives the high reliability certification by TÜV Rheinland. Ayan, so amazing kasi sa, aside sa napaka-affordable na niya is TÜV Rheinland certified na rin siya. Si Realme C25 guys, meron siyang 6,000 mAh battery capacity with 18-watt na fast charger. Malaki na rin yung RAM niya actually. 4GB of RAM is good enough na rin naman to handle the system itself na maging smooth. And 64GB of internal storage. Meron siyang 128 din na variant. So, may choices din kayo.
unexpandable na naman yung memory niya via microSD card. Yung eto maganda din sa kanya is yung kanyang processor. Kasi octa-core processor and then powered na siya ng chipset niyang MediaTek Helio G70. So what is good about it? This is ideal for mainstream smartphone users and gamers because of its ability to handle medium to heavy apps. So yun po yung kinaganda kapag ka ang phone nyo is powered na ng MediaTek Helio G70. Ayan. So it is also ideal sa mga nag-online class kasi maganda din yung kanyang camera. Speaking of the camera, meron po siyang 48MP sa rear cam. Triple AI camera na siya guys. So meron siyang for the macro, for the black and white. Ayan, so sa front cam naman niya guys, meron po siyang 8 megapixels. So kung naalala niyo sa isang Narzo 30A nila, it is more of gaming. So ito naman, hindi lang siya good for gaming, maganda na rin yung camera performance ng phone na ito. So ayan, diretso tayo sa testing guys after this. Charging tayo guys from its 47%. Chinarge naman siya for 1 hour, naging 77%. Ayan, so 30% yung inad niya for 1 hour. And first charge ko pa rin naman to, kaya siguro hindi siya ganun talaga super kabilis, and 18 watt din naman siya. So anyway, siguro mau fully charge to guys ng 2 to 3 hours. Yun yung charge experience namin. And now, let's go on naman sa training. There, makikita nyo na from 100% na kanyang battery life, naglaro kami ng Wild Rift and mabigat na gaming app yan. And then for 1 hour guys, naging 95%. Ayan, so dito ako na-amaze sa kanyang battery performance. Imagine 1 hour na yun, 5% lang yung kinuha sa kanya. So, ayan, maganda yun sa draining niya, guys, kasi hindi siya ganun kalaki kumuha ng battery life. Lalo na kapag nag-gaming ka, mas mabilis yung kumuha ng battery life. So, eto maganda kasi 5% 1 hour. So, amazing naman para sa akin yung performance niya sa draining. So, ayan, yan na guys, nakita niyo na yung battery performance. Ano man sabi niyo sa kanya, comment below. Para sa akin guys, sa testing, na-amaze ako sa kanyang draining kasi usually sa mga ganoong hours of testing is ang kinukuha talaga is 10%. Ito 5% lamang. So, talagang solido yung kanyang battery guys. So, ayan, napunta na natin yung kanyang performance naman sa camera. So, there, makikita nyo, meron po siyang portrait, meron siyang night mode, meron siyang 48M, and more, of course, time-lapse, meron siyang expert, slow-mo, panorama, and ultra macro. So, ngayon, itetest natin tong camera niya kung gaano ba ito kaganda. So, there, makikita nyo dyan. Ayan, sa kanyang front camera tayo, guys. Makikita nyo dyan yung 8 megapixel performance niya. Actual natin tinest yan, and there. Well, for me naman, is mas maganda yung kanyang performance kapag may proper lighting. Mas magiging vibrant, mas magiging maganda yung kuha, mas decent. But, gustong-gusto ko rin yung kanyang portrait, guys. Kasi malinis yung kanyang portrait mode. Ayan, makikita nyo naman kung gaano ka emphasize talaga yung object. Ayan, so maganda. Lakas makaganda itong kanyang camera. Lalo na kapag dadagdagan nyo yan ng beautification. Ayan. Sa kanya namang normal lang, like normal photo without portrait, makita nyo okay naman din yung performance. And balance lang lahat. Wala talaga yung sobra yung color. Saktong-sakto lang siya. So kahit gabi na pala, maganda pa rin siya. At pwedeng-pwede na ito sa online class. Kasi okay naman din siya. Basta make sure nyo lang talaga na maganda yung lighting nyo. Para magiging maganda rin yung kuha. Lalo na sa video din guys. So, yung makita nyo naman yung video quality dyan. Guys, ito yung front video quality ng ating Realme C25. Ayan, nasa 1080p at 30 frames per second siya. And meron tayong mga backup lights. So, ganito siya ka HD. At, ayan, hindi siya ganun talaga ka bright. Pero, gabi na kasi ngayon, kaya ganito yung quality. Well, for me naman, kapag ka may proper lighting is decent enough na rin naman yung video quality niya. Ngayon tayo natin ha na walang mga backup light kung maganda rin ba siya. Ayan, so eto naman kapag ka walang backup light tayo, like walang ring light na support. And kung makikita nyo, hindi na siya HD. Pero ayan, malinaw din naman kaso hindi nga lang talaga siya ganun ka-decent unlike sa may backup light. So maganda pa rin talaga kapag ka may proper lighting tayo kung magshoot tayo ng gabi. Pero ayan, at least nakita nyo kung ano yung performance niya kapag gabi na. Ayan, sa rear cam niya, maganda yung rear cam niya. Detailed din guys and vibrant. In fairness, nagustuhan ko yung rear cam ni Realme
Xiaomi C25. And ayan, yung blur niya guys is maganda rin. Ayan, so sa rear cam niya guys, ayan, makita nyo yung sharp details niya. Yung vibrance niya is saktong-sakto lang. Satisfied din ako sa rear camera performance ni Xiaomi C25. Although wala po siyang video stabilization. So yun lang kasi wala siya nun. Ayan na guys, nakita nyo na yung camera performance and so on. And let's go on naman sa kanyang gaming. So tinest namin siya sa tatlong games. So first game there, makikita nyo sa Wild Rift. Ayan, 60 frames per second po yung kanyang setting. And makikita nyo ang ganda ng quality ng graphic. And very playable din siya guys. So ayan, makikita nyo okay-okay, ma-appreciate nyo lahat. Lahat na kung anong meron sa screen mismo kasi vibrant. Ayan, so yung graphic is very nice. And smooth naman siya paglaruan sa Wild Rift kahit mabigat na gaming app yan. Ayan, so very good yung performance niya guys sa Wild Rift. Now let's go on naman sa Asphalt Extreme. So there guys, makikita yung nice graphic din siya sa Asphalt in fairness. And playable din. So punchy, okay naman yung graphic quality kahit ay ito lamang is entry level phone nila, hindi naman siya nagpapaiwan sa kanyang performance. Mostly naman, playable din siya guys in fairness. So okay, okay din kasi 6.5 yung screen, malaki-laki din naman siya, medyo malapad naman siya. And ayan, okay din siya paglaraan sa Asphalt guys. So let's go on naman sa COD or Call of Duty. There sa Call of Duty guys, makita nyo medium graphic kaya niya. And in fairness, sa COD is high frame rate na rin siya. Wow! Ayan, so okay din kasi very playable. Ganun talaga kapag may high frame rate. And ayan, yung graphic setting, saktong-sakto lang guys, maganda siya. So ayan, makita nyo, nag-enjoy naman kami sa aming testing dito kay Realme C25. At ayan na nga, nakita nyo na yung kanyang gaming performance. And so far for me, satisfied naman ako sa kanyang gaming performance. And ayan na guys, nakita nyo na yung kanyang performance, mismo whole performance ng C25. Ano yung masasabi nyo sa kanya? Comment nyo din below. O sa akin naman, based sa experience namin, well, maganda naman siya. In fairness sa gaming, maganda. Yung camera niya, maganda talaga yung camera performance. Good na siya for online schooling, kahit content creation. Totoong maganda nga talaga yung camera niya. So yun nga lang is, mga ngalay talaga ako kasi medyo may kabigatan siya, like 209 grams. Mabigat na rin yun. So yun lang, but guys, sa battery, like long-lasting yung battery in fairness naman. Nagtatagal siya in a day. Kahit anong ginagawa ko sa kanya, nagbi-video ko, nanonood ako ng movies, nanonood ako ng mga YouTube, nag-game ako, talagang long-lasting yung battery. Ito yung battery talaga yung napansin ko sa kanya, maganda din. Yung camera, then yung gaming guys, maganda rin sa kanya. So, yun lang. Siguro yung hindi ko lang medyo nagustuhan talaga is medyo may kabigatan talaga siya. Pero kung sanay naman na kayo sa mga 209 grams ng mga phone, na bigat ng phone is wala namang problema doon. So, yung charging lang is it takes a little while, like 2 to 3 hours bago siya ma-fully charge. So, hindi ko masyadong na-appreciate yung charging nito. But the rest of it guys, na-appreciate ko siya lahat. Ayun, so at least nalaman nyo na yung opinion ko and nalaman nyo na yung performance niya based sa video na to. So, maraming salamat guys sa panonood. And here, eto na nga yung ating announcement sa winner. So, di ba nag-giveaway ako kay unboxing video yan sa mga nabili ko online. So, ayan, nag-giveaway ako dyan ng Cherry Mobile Aqua S9 Max. So, eto na nga yun. Eto na nga yung announcement na ating giveaway. By the way, bago nyo kalimutan din mag-join dun sa aking Xiaomi giveaway. Kasi magandang mga products din yun. At may phone din akong giveaway dun. So, join lang kayo dun. So, eto na yun guys. Eto na yung winner. Pop up ko sa screen. Ayan. Congratulations kay Red Rad. Ayan po si Red Rad guys. Siya po yung winner na ating Cherry Mobile Aqua S9 Max giveaway. Nag-follow po siya lahat ng ating mechanics. And ayan, na-check namin din lahat. And so far, good naman na follow niya naman din lahat. And ito na yung comment niya. Sale na naman Lazada. Dagdag pa na sa bahay lang muna dapat. Pwede ba i-quarantine yung wallet ha? Char lang. Make sure to add everything you want on your card. Ayan. So, congratulations Red Red! Kasi ikaw yung nanalo na ating Cherry Mobile Aqua S9 Max. So, sa mga hindi pinalad, huwag kayong mag-alala kasi may mga giveaway pa tayong darating at may darating na darating.
ating pang blessing para sa inyo. So, ayan, maraming po salamat. Thank you sa panonood ng video na to. Don't forget to like this video. Share this video to your friends. And of course, subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. See you again sa next video, guys. And bye!